magkaroon ng alinlangan sa sinasabi ng gobyerno kay Alice Kuo. Bakit? Kasi ang kanilang prueba na ahente ng China yan ay dahil siya ay Chinese. Dahil siya ay Chinese at hindi raw niya ma-explain kung bakit ang kanyang birth certificate ay late registered, baka siya hindi Pilipino. Tama naman. Alam niyo po, unfair. Anong unfair doon? Again, Hari Roque, you can do better than that. Abogado ka, mas alam mo yan na nanganganak ng mga panibagong questions because hindi niya maipaliwanag, hindi niya ma-justify yung mga basic, simple questions ng ating mga senador. We are live! Good day, everyone. First, I would like to thank God for giving me this. The main event! Okay, mga kaibigan, Silver Voice TV, ito po, mainit-init na usapin. Pakinggan po natin ang sinasabi nitong si attorney Hari Roque, mga kaibigan, tungkol po dito sa usapin about Mayor Alice Goo ng Banban. Pakinggan po natin kung anong sasabihin ni Hari Roque, nakilalang kaalyado ni Duterte at most of the time, pinapaboran ang mga Chinese. Let's go. Hello, magandang linggo sa inyong lahat. Ha? Kamusta po inyong linggo? Sana kayo'y nakapagpahinga. Ako po, busy itong linggo ko to. Uy, ako po'y nanggaling. Umuwi ako sa aming probinsya ng Bataan kung saan na nakipagkulong doon sa tiyo ko na si Tito Boy at saka yung pinsan ko na number one bukal dyan sa Bataan, no? Si Okay, sige, at pagkatapos yan, binisita ko yung aking kaibigan na si Bishop Ted Malangin. Okay na, sige na. Doon na tayo sa pinupunto. Sige na. Ginto, Bulacan. Okay. At nagkapunan kami ng aking partner. So, busy po ang linggo. Okay. Hindi lang nakapagsimba ngayon. Pero okay. Anyway, sa simbahan naman, alam nila na first two Sundays sa pumindinag ko mag-attend. Kasi talagang ngayon, alam nyo na, malapit na mga panahon, talagang ikot ang ikot kapag third and fourth Sunday of the month. Sige, so, tuloy tayo. So, pag-usapin po natin ngayon, dapat bang katakutan itong Mayor Alice Goo ng Bamban? Okay, dapat bang katakutan daw si Mayor Alice Goo? Hindi naman sinasabing katakutan na, katakutan yan. Mga kaibigan, ang mga senador po natin sa pangunan ni Senadora Risa Ontiveros, naninigurado lamang bakit po kailangan ninyo pong makita ang importansya na ito po ay national security. Okay? So kailangan pong malaman natin kung talaga nga bang may Pilipinong dugo or Filipino citizen itong si Mayor Alice Goo o siya po ba ipakawala ng China. Alam ko na agad yan. Hindi ka pa man nagsisimula, Attorney Hari Roque. Alam ko na naililihis mo na naman ang angulo regarding Mayor Alice Goo. Pakinggan po natin ang mga sasabihin niya. Nako, paniniwalaan niyo ang gobyerno, itong Alice Goo daw, mukhang ahente daw ng China. Napakagandang ahente ng China naman yan. Parang James Bond na babae, no? Hindi naman nata ganyang kaganda mga ahente ng China. Pero alam nyo, Parang wala sa hulog dun, ah. Okay, so meron bang requirement sa looks kapag ka ikaw ay, let's say, diba, again, allegedly, baka, no? Baka ito ay pakawala ng China na pasukin ng gobyerno ng Pilipinas para malaman nila ang system of government here. At nakakapagtaka kasi alam kong alam mo naman yan, Hari Roque, bakit nung panahon nga ni Dilima, mas malala ka pa eh. Di ba? Mas malala ka pa kung makapagsalita ka dito kay former Senator Laila Dilima. Ito, hindi niya maalala ang lahat. Tapos ipagtatanggol mo, kawawa naman ika. Di ba? Pakinggan natin kung ano sasabihin ito ni Hari Roque. Dapat tayong magkaroon ng alinlangan sa sinasabi ng gobyerno kay Alice Goo. Bakit? Kasi ang kanilang prueba na ahente ng China yan ay dahil siya ay Chinese. Dahil siya Chinese at hindi raw niya ma-explain kung bakit ang kanyang birth certificate ay late registered, baka siya hindi Pilipino. Tama naman. Alam niyo po, unfair. Anong unfair doon? Naninigurado lamang ang ating mga senador. Mas marunong ka pa, Hari Roque. Mas marunong ka pa sa mga senador natin. Kung ikaw ang nasa posisyon nila, papabayaan mo na lang ba? Okay, hindi mo maalala yung pinanggalingan mo. Hindi mo maalala yung mga papeles mo. Hindi mo maipaliwanag kung bakit late registered ka. Ay, sige, pabayaan mo na. Sabi mo, maganda eh. Maganda ka naman. Alice Goo, okay na. Bakit po nanganganak ng mga ibang katanungan? Initially, ang issue lamang yung connection niya dun sa Pogo, sa kanyang lugar na nasasakupan. Pero nanganganak ng iba pang mga katanungan. Bakit? Dahil hindi niya ma-explain yung kanyang pagkatao. Hindi din kasalanan ng mga senador yan. Dahil kung si Mayor Alice Goo, sa una pa lamang, napaliwanag niya ng maayos, na justify niya ang kanyang sarili, hindi na po manganganak ng iba pang katanungan ang ating mga mahal na senador. Tama po ba ako o mali si Hari Roque? Di ba? Pakinggan pa natin ito. Po, bata pa ako, naninindigan ako laban sa bully. In fact, sa kauna-unang pagkakat. Nung bata pa daw siya Attorney Hari Roque, this is not all about you. Huwag mo isali sarili mo. Okay? Ito ay
Ito ay tungkol kay Mayor Alice Goo. Wag mo. Wala namang nagtatanong eh. Hari Roque, bakit ako nung bata? Da! Sige, pakinggan pa natin. Grade 5 ako, nakipagsuntuhan ako kasi may isa akong kaklase. Binubuli! Eh, hindi naman ako binubuli, kaya lang naawa ko sa kaklase ko. Ako, first time, nanuntok ako ng kaklase. Dinala ako sa principal. Oh. At ang sabi ko, alam mo, nakakalungkot mga kaibigan, ha? Nililigaw niya po yung usapin. Okay? Ako po, una pala, again, hindi po natin sinasabi na guilty na agad si Mayor Alice Goo, no? Pero the fact na sa kanya nakapangalan yung ilan sa mga bills nung Pogo na ni-raid, mga kaibigan, at ilan sa mga workers din ay na-rescue doon, diba? Tapos property nila dati nasa likod ng City Hall ng Bamban. Hindi po ba katakataka yun? Diba? Itinatanggi pero nakapangalan sa kanya. Ah, baka po kasi naibenta na dati, hindi pa na ano yung pangalan, hindi pa na isalin yung pangalan sa bagong nagmamayari. Kaya nga po, kailangan ng investigasyon. Okay, so doon na nanganak na nanganak. Ano po ba, Pilipino po ba kayo? Eh, hindi niya maipaliwanag. In the first place, let's say ikaw, Pilipino ka. Kung nasagot mo ng tama yon at satisfied ang mga senador, do you think uungkatin pa yan, Harry Roque? Yes or no? Sumagot ka. Oh, hindi, di ba? Let's say, Alice Goo, Pilipino ka ba? A Filipino citizen po ako. Although ang tatay ko po ay Chinese, ang nanay ko po ang Pilipina. Ano pangalan ng nanay mo? Ang mother ko po ay si ganito, 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 ganyan. Pinanganak po si ganyan, ganito, ganito. Okay, saan ka nag-school? Ang aking pong paaralay, ganyan, ganyan, ganyan. Ito pong aking records. Sa tingin nyo, meron pang katanungan na ipapanganak? Wala na. Ano pa? Okay, bakit ka nag-late registration? Dahil po, ako po ay ganyan-ganyan. Dahil po dyan, kaya po ako nag-late register. Ito po ang aking mga pruweba. Ito po yung mga saksing pumirma. Kasi diba pagka late registration ka, may mga saksing pumirma. Kasama ko po ang mga saksing pumirma nung ako po ipa-late register. Kung pwede nyo po siyang hinga ng pahayag. O, diba ganun? Kaya po siya ni-late register kasi po nandun lang siya sa farm nila. Hindi po sila makaalis. Diba? Again, Harry Roque, you can do better than that. Abogado ka, mas alam mo yan na nanganganak ng nanganganak ng mga panibagong questions because hindi niya maipaliwanag, hindi niya ma-justify yung mga basic simple questions ng ating mga senador. Harry, come on. Team, na ibang mga kaklase ko na mga mahihina ay binubuli. Tingnan mo, masyado ka na nagle-left turn, Harry Roque. Napunta na sa nung grade 5 ako, nanuntok ako kasi may kaklase akong binubuli. Ang layo na. Okay, kung namanganak man ng mga panibagong katanungan ng ating mga senador, meron niyang dahilan kasi hindi niya maipaliwanag. Doon ka kagad sa resulta o bakit para siyang okay, sabihin na natin, bakit parang napag-iinitan, bakit parang nabubuli? Dahil din sa kanya. Hindi siya sumasagot ng direkta, hindi siya sumasagot ng, di ba? Ng agad-agaran, hindi siya sumasagot ng diretsyo, kaya nagkakaroon ng doubts. Senator, babalikan ko po kayo. Senator, aalamin ko lang po. Senator, hindi ko po maalala. Di ba? Itong ikaw ay taong nagsasabi ng totoo. Kahit pagbalik-balik na rin mong mundo, interrogate ka 1,000 beses. Kahit pabaliktad, patiwarek, pakaliwa, pakanan, makakasagot ka ng katotohanan. Tama, mali. Pero kapag may ikaw ay may tinatago, di ba? Ang dami mong paligoy-ligoy. Harry Roque, abogado ka. Mas alam mo yan. Mas alam mo yan. Harry, dito kay Mayor Alice Goo, pagbubuli. Oh. Okay, una-una po, ha? Isa-isahin natin. Nagkaroon na po ng kaso. Oh. Si Grace po. Nakandaan niyo si Grace po. Oh. Nagkaroon sila ng kaso na dapat i-disqualify bilang kandidato kasi compounding. Hindi po siya ng compounding. Hindi niya alam kung sinong nanay at tatay niya. Na-discovery lang si Grace po doon sa simbahan ng Iloilo. Ampun eh. Ampun si Grace. Ang layo eh. Ang layo. Ang layo. Wala naman. Meron bang national security threat? Chinese, no? May dugong Chino si Alice Goo. Ano ba ngayon ang current situation ng Pilipinas at China? Bakit may mapasok si Grace po? Si Grace po ba may kinalaman sa agawan ng karagatan ng Pilipinas at China? Bakit nagiging national security? China eh. Threat nga eh. Dahil dyan sa kanilang agresibo na pamamaraan sa pag-agaw ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bakit may papasok yung Grace po? Nakakagigil ka. Nakakagigil ka. At kung titignan nyo naman si Grace po ngayon, hindi mukhang Pilipina yan, ha? Mukhang Amerikana yan dahil tisay na tisay. Pero nang sabi ng Korte Suprema, maski ikaw ay foundling at hindi mo kilala kung sinong iyong nanay at tatay, merong presumption. Dahil meron tayong karapatang pantao, merong presumption na ikaw ay Pilipino. Yes! Bakit? Yes! Okay. Nandun na tayo, Harry Roque. Pero ano ang dahilan kung bakit inuungkat ang kanyang personalidad, ang kanyang pagkatao? Bakit? There is a possibility. Hindi natin sinasabing guilty agad siya, ha? Si Alice Goo. Pero kapag yan ay merong posibilidad na siya ay pakawala ng China, napakalaki pong bantayan sa seguridad ng ating gobyerno. Bakit? Kung mapapasok na pala tayo ng Chino,
di ba? At maging official ng ating bansa, makapenetrate ang kanilang mga negosyo dito, yung iba illegal, through a Chinese na naging official ng bansa natin. At pagkatapos eh, pati yung ins and outs ng government natin, malaman na nila yung pasikot-sikot, mag-build ng connection, mag-build ng network. Alam natin may pera sila eh. O ano kayo ng kasunod doon, Harry Roque? Di ba? Come on now, you can do better than that. Hindi bobo ang lahat na nakakapanood sa'yo, Harry Roque. Ayusin mo. Karangan po ng karapatang pantao, lahat ng mga bata, merong presumption na dapat meron silang nationality. Oh, so hindi po pwede. Na, diba, sa... Guys, sorry ha, pero nililigaw niya. Masyado siyang nagli-left turn eh. Wala naman dyan. Okay, presumption na ikaw Pilipino, kahit anuman kulay ang iyong balat. Kung dito ka natagpuan, dito ka... Alam ang magulang mo, miski mukha ka pang dayuhan, na wala kang presumption na ikaw ay citizen nung lugar kung saan ikaw ay nadatnan. Okay, kaya... medyo nonsense na po yun. Oh. Again, mga kaibigan, yes, may punto ka doon, presumption na ikaw ay citizen ng bansang iyon, pero nga, merong dahilan kung bakit kinakalkal ang pagkatao ni Mayor Alice Guo. National interest yan eh. Kapag siya ay talagang purong Chino, naging mayor ng bansa, at hindi niya maipaliwanag yung mga simpleng mga katanungan na dapat ay ang dali-dali lang namang sagutin, eh, nagbubunga tuloy ng another katanungan ang mga, at mga presumption, uy, parang banta to sa seguridad. Hindi niya kasi mapaliwanag ang kanyang pagkatao. Ang problema po ay nagmumula sa hindi pagsagot ng talagang maayos ni Mayor Alice Guo sa ating mga senador. Okay po. Ano po ang solusyon dito? Dapat objective ka, Harry Roque. Anong solusyon dito? Dapat po maayos at tuwid sumagot si Mayor Alice Guo. Kung yan po ay mapaliwanag niya ng maayos, matatapos po agad ang usapan at tututok po na lang dun sa pogo yung narrative sa nasasakupan niya. Hindi ho ba? Pakinggan pa natin. Yung Korte Suprema, decision ng Korte Suprema kay Grace po, maski hindi natin alam kung sinong nanay-tatay ni Grace po, merong presumption, kabahan. Paulit-ulit po, iba po yung kay Grace po, no? Wala naman po sigurong kinalaman ang katauhan ni Madam Grace po dun sa link ni Mayor Alice Guo na regardless of her citizenship, let's say Filipino of Chinese, kailangan natin i-clear kasi meron nga tayong conflict dun sa bansang China. Tama ba ko, Harry Roque? Huwag mong ipasok ng ipasok si Grace po kasi nililihis mo lang ang usapan para yung mga tao, oy, oo nga, no, bakit ganito, bakit ganyan? Again, national security dito ang pinag-uusapan dahil sa current conflict natin sa China. Okay ba, Harry Roque? Kinakarapatang pantao ng mga bata na ikaw ay presumed national or citizen ng lugar kung saan ka nakita. Eh kung yun nga, hindi mo alam kung sino ang tatay at nanay eh, may presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit si Alice Guo, na sinasabi naman niya na Pilipinang nanay niya, eh walang presumption na siya ay Pilipino? Meron naman yan. Meron naman. Meron naman. Sino nagsabing wala? Okay, tinatanong lang ng mga senador. Ine-interrogate. Bago ba yan? Ganyan sa Senado? Kapag naman na ipaliwanag mo ng napakaliwanag at meron kang pruweba. Di ba? Na ipaliwanag mo na clear sa lahat. Ah, okay, okay. O di goods na kayo, no? Senadora Risa at sa ibang mga senador. Ah, okay, ganun pala. Okay, goods. Next question. Tama ba, Harry Roque? Ang problema, hindi niya ma-justify. Di ba? Hindi niya, yung mga simpleng tanong, hindi niya masagot, Harry. Again, you can do better than that, Harry Roque. Please, please. At dahil meron po tayong presumption na lahat ng tao ay may karapatang pantao na magkaroon ng nationality, mali po ang sinasabi nila na palibasa, late registered yung kanyang birth certificate, eh baka hindi siya Pilipino. Wala naman. Yun na nga eh. Yun na, uulitin ko, para tayo sikang plaka dito, Harry Roque. Merong dahilan ng ating mga senador, bakit nila inuusisayan? Una, yung ating conflict sa China. Pangalawa, dahil hindi niya mapaliwanag ng maayos, Mayor Alice Guo, ipaliwanag mo na lang kasi ng maayos. Pag naman pinaliwanag mo ng maayos yan, naintindihan, klaro, tapos ang usapan. Ganun lang, Harry Roque. Dapat, objective ang pagtaya mo sa mga bagay-bagay. Abogado ka, di ba? Di ba? Kung yan, isang tanong, isang sagot, diretso, walang alinlangan, walang iche-check ko po, walang hindi ko po matandaan. Tapos na yan, Harry. Oh, paulit-ulit ka, paulit-ulit na din ako, paulit-ulit ka eh. Oh. Ang merong pong burden, ang dapat magpruweba na hindi siya Pilipino, ayoko mo question.
Okay, mga kaibigan. I don't think we are going anywhere here, mga kaibigan. Masyado po ang aking masasabi dito sa video na to ni Harry Roque, masyado siyang kumukuha ng simpatya para kay Mayor Alice Goo. I don't know bakit nila pinoprotektahan si Mayor Alice Goo. Ano ba? Masyado naman yata pagkausapan ay mga Chino, masyado kayong defensive nila banat ba ya, 'di ba? So again, ako nagiging balance lamang ako dito, no? Ako nananawagan ako kay Mayor Alice Goo. Mayor, I hope you can explain yourself clearer next time to avoid, you know, yung mga new set of questions, Mayor Alice Goo. 'Di ba? Pag sinagot mo yan ng masasatisfy ng ating mga senador, meron kang basihan na maipapakita, tapos ang usapan. Sana hindi ka na mas nararattle pa dahil sa mga nagpatong-patong na katanungan na nagresulta ng hindi mo maipaliwanag na maayos yung mga naunang basic na tanong. Okay? Yun lamang mga kaibigan. Ako po si Silver Voice TV. Again ha, maging critical po tayo at maging logical. Hindi porket po abogado ay siya na po lagi ang tama. Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat.